Guys, magandang araw. Welcome na naman sa ating Mr. Boss Amo Vlog. Ang ngayong araw na to guys, bibisita tayo sa aking farm. Pero mayroon tayong bisitang dalawa. Si Sir, pwede pakilala Sir? Ako nga pala si Mark. Si Mark. And then, mayroon tayong kasamang isa. Si John Mark. Si John Mark. So, ayun guys, bibisita tayo doon. Kasama kaming tatlo. At bago yan, mag-subscribe muna kayo sa channel natin. At don't forget to click the notification bell para at updated kayo sa ating video na ina-upload. So kung tapos na kayo guys, let's start. Umpisa na natin. So ngayon, punta na kami sa farm. Kasama namin yung tatlo. Nakalimutan namin si Pogi. Kung ano pangalan ni Pogi? Ano ba pangalan mo, Pogi? Ha? Okay lang mag-bisaya, mister? Oo, okay lang, sir. Kasi marami naman tayong viewers na mga bisaya din. Pero kung gusto nyo mag-English kayo, it's okay. Kakoy na po. So mga ano pa lang siguro sir? Mga 3 minutes. Ah, 3 minutes pa. Oh, 3 minutes lang andyan na tayo sa farm. Itong palkata sir, inyo to. Ano yan sir? Ah, hindi na sa amin yan. Sa kay ano yan kay Engineer Pakturan. Ah, yun, tama. Municipal engineer ng ano, lungsod ng Lantapan. Malaki-laking farm to, pero kunti lang yung may tanim. Kasi medyo matanda na father ko. Tapos yun na, nag-ano na kami. Kumbaga, nagparti-parti na ng lupa. Nag-distribute na sa area nyo, sir. Dito ako dati nagtanim ng ano, kamatis. Ito, pinuputor lang namin ito, itong daan na to. Yan. Oh, pig ba ni? Tama, ito tree. Oo, pig tree. So ito na, approaching na tayo sa Abaca Farm na gusto bisitahin nila ni Sir. Uy, madamo na talaga. Medyo, ano na rin. Mag-isang buwan na akong hindi na rin nakapunta, Sir. Wala nung, ano siya, natapas yung mga damo. Ayan sir. Ayan yung sabi ko sa kay sir, oh. Yung explain ko kahapon kay sir, kay manager, yung isa na, ayun yun, oh. Ah, yan, yan. Oo. Oh. Yung puno na yun na madilaw yung dulo, di ba? Oo. Oh. So, hindi siya nutrients problem, di ba? Ang problema nito, sir, nagkaan ba yung mga isla caterpillar dito, sir? Yung, tilas? Tilas? Yung ganyan, sir, tilas yan. Ganyan ang itsura ng dahon niya pag may mga suffering. Ah, kanapit ng tilas. Medyo makuha ng kanang wal matawag. Tanaw na yan ito kadyo. Sabihin mo sir na cancer na yung kwan. Guys, ngayon guys, andito si sir. Nakalimutan ko pangalan mo sir. Sir Mark. Sir Mark, oo. Sir Mark. So ngayon naman guys, tutulungan tayo ni sir sa ating farm na malutas yung mga konting problema katulad nito naninilaw. Ayan. So, ano bang problema dito, Sir Mark? Actually, sir, sa farm, lalo sa baka, posibleng problema na makuha mo yung bacterial wilt at saka fungal wilt, meron ding virus, viral. Pero nung maliit-liit pa to, ano, maganda to ah. Katulad ng mga ganyan, no? Ganyan. Oo. Ang apat na... Katulad dito, sir, oh. Tulad dito sir, ayan, ayan. Oh, ano na yung, ano niya, yung, ito ba yung, ano, bantitap? Bantitap. Kasi yung bantitap sir, hindi na lalaki yung mga, kuhan mo, mga, habaka. Kasi, ganda sana yung, ano niya, umpisa, oh. Kasi, ang, inano ko dito, fertilizer, 18. Tapos, ang cost nito is, may isan ba na malapit dito sir? Wala na. Yan to po, yan. Kasi apid ang magiging cost niyan. Nagdadala niya ng virus. Bantitap. Tapos, apid ang insekto na gumagawa niya, sir. Ah, ito. Maatake sa kanya ay apids. So, tapos yung abaka mo, sir, pwede rin yung apid din ang mag-cost niyan.
So ano ba yung ano magandang solusyon dito, sir, na actually sir, palunasan natin ng maga? Ang gagawin nito, meron man tayong particular date na training talaga, pero kung para sa advance lang na kuha natin na remedyo nito, kuhan sir, ang gagawin mo nito is dapat mag-spray ka 6 meters from the dito. Ano may spray natin? Magtanong ka lang sa agribet, meron naman mga pang-apid. Pang-apid lang? Okay. Tapos 6 meters. So, parang ano lang dito? Ang asa lang. Okay na to. Tapos, parang round ang pag-spray nyo, sir, ba? Kasi 6 meters yung pwede makakuha na ng apid. Mm-hmm. Tapos, ihuli mo to. Circle lang yung pagkuhan mo ba? Tapos na lang mag-rehab ka nito. Patayin mo siya. Patayin ko yan? Mm. Sayang, sir, ah. Kasi pwede, ang mangyayari, sir, pwede kasi itong magkuhan, umaga, pagkatakod sa uban ba? Ay, makawa sa iba. Makawa sa iba. Kasi yung aphids, carrier na virus yun. Mm. Pagpunta niya sa kabila, doon naman magkuhan niya. Dapat so, lilipat na naman siya? Lilipat siya. So, huwag kang masayang, sir. Ang importante lang, is ma-rehab mo siya. So, mas maganda, sir, na nakapunta kay sir, kasi may napansin nga ako sa mga kanim ko. Kaya, mahirap na, di ba? Oo, tama. Imbis na kikita tayo, hindi na tayo kikita dahil tapos, na siya. Tapos, talaga yung ang abaka, dapat, kuhan siya ka ng medyo, sensitive kasi yung abaka, sir, dapat medyo siya ka ng malinis yung kuhan niya ba? Nung una, nung medyo maliit pa lang to, mga katulad niya, no? Kasi, mas maliit pa dyan, tinanim ko to. Ganun lang ka, ano siya, katangkad eh. Oo, tapos, binatang ko siya ng taga niya na 80, no? Kasi nakita ko sa ibang video, mga kasama ko, malalaki na. Kaya, abuno ako ng abuno. Ito na ang resulta niya. Ang sibling ng mga insekto na makikita mo sa baka, yung corn weevil, tapos yung pilas. Isa din yun, yung leaf folder na uod. Yung sinasabi mong caterpillar, asa to? Ano ba yun? Slug caterpillar. Slug caterpillar. Ito rin si Zero. At medyo... yung pinaka delikado yung aphids kasi nagdadala yun ng virus. Oo, aphids talaga. Oh. Kahit nga sa mga gulay-gulay, delikado talaga ang aphids. Diba, sir, may ano ako doon? May mitumil ako doon? Oo. Tapos pwede ang... Pero ito, sir, may napansin akong kakaiba naman yung ano niya. Hindi naman to ano ah. Yun lang namang isa ang napansin ko at saka yun, no? Doon, may namatay na doon, no? Yun, sir, yung mga sira ng mga dahon, pwede yung... Ito, sir. Ito yung sinasabi ko sa iyo kahapon, sir, na namatay na siya. Ito, ano na to? Mga... sinulit ko na yan dyan. Mm-hmm. Oo. Tapos ito yung sinabi ko sa'yo na bigla lang siyang namatay. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Kaya lang, marang nagkaiba naman itong isa. May ano naman yung dahon niya. May kaiba na naman. Yung abaka mosaic, sir, makikita mo, ang sintomas ng abaka mosaic, parang pale green yung dahon niya ba? Parang green siya pero medyo... Pero ito, walang problema to. Ito, sir, tingnan mo yung, sir, yung dahon niya. Madilaw-dilaw. Ito, hindi ito mosaic. Medyo siya may pale siya, may tapos may... Ano, sir, ba? Medyo may linya-linya na mga dilaw-dilaw, green, ganyan. Stripe-stripe. Yun ang mosaic. Virus din yun. Oh, virus din? Aphids din ang career yun. Kaya... So, dito tayo sa iba, sir. Dapat makontrol dito, yun. Malit pa to nung ano, ah. Ayan na, may ano na siya, oh. Nakatakot pag sira. Kung medyo lower yung area, katulad nito, nasa high elevation, medyo ulit maturing ang ating abaka dito. Mm-hmm. Kasi yung photosynthetic activity niya, apektado. Dito sa baba, makita natin ngayon sa baba, medyo siya, ano? 18 to 24 months, sir. Yun yung... Baka marami siyang mga seeds. Oo. Seeding siya, marami siyang seeding. Oo, seeding. Yung 18 to 24 months, yun yung kuan. Yung maturity stage ng kuan, abaka, na pwede mo na siyang ma-harvest. Pero malaki-laki na to. Kaya lang hindi siya pantay-pantay. Mm-hmm. Siguro, sir, isang factor na nakapikto dito, yung shading niya. Shading? Mm-hmm. So, dapat bawasan ko to, sir? Oo.
Ito yung mga kahoy na to. Oo. Tulad yan, sir. Malaking kahoy. Alcata. Okay, okay lang yan. Pero ito lang ang ano ba? Ito, mas medyo madilim siya, di ba? Oo. Mas maganda, okay yan. Mas maganda yung alcata. Yan, yung ibang mga similya ko, sir. Yun ay hindi ko tinanim dahil hindi talaga siya kayang itanim dahil sobrang liit. Mm. Ngayon lumaki na. So, ano ko na naman yan. Okay naman yung kwan mo, yung growth ng abaka mo. Hintayin mo lang na magdating siya sa maturity stage niya. Mm. Ito, katulad nito, malaki na siya, oh. Taka nga ako dito. Bilis! Isa pala na palatandaan. Alam mo ba yung concert, yung tik-tik, paano tingnan yung talang tunay na abaka? Pagdating sa dahon niya. Yung dulo sa dahon. Isa yung ganyan, yung parang hindi pantay yung kwan niya ba, dahon niya. Yan yung isang nyalis na siya ay abaka. Mm. Tapos, yung pinaka-evident talaga niya na tunay siya na abaka. Yung, kita mo yung kwan, sir, pag naaarawan siya, may line siya na black na gitna, gilid. Yan. Yan. Oo. Pag nasisikatan siya ng araw, mas makikita mo yung kwan. Yung black na line ba sa gilid niya. Yan yung pinaka-evident na abaka siya. Okay. Tapos, mag-delifting ka. Ito hindi pa ito nakadilip. Tatlong beses to four, 3 to 4 times in 1 year. Sa isang taon. Pero kailangan na ba ito, sir? Mag-delip? Wala pa namang mga... Pwede yung mga... Sira-sira ng mga dahon. Oo. Kasi pwede yung pamahayan ng mga dahon, sir, eh. Yan, malaki na siya, oh. Mm-hmm. Iwan ko lang sa iba kung ito yung, basta sa tingin ko, ito yung sa akin ang pinakamaliit. Mm. Ako ang dalawa kaming pinakalas. Nakita mo yung ang ibang farm na observe mo? Observe mo rin yung pagpapalas. Yung kay Kapitan, mga ganito na halos, eh. Mga malaki na sa kanila. Nakita ko na Kapitan, malaki yun. Oo. Pero makakahabol pa rin naman ito. Lalo na pag yung fertilizer mo, sir. Hindi ko pa nailagay yung last daw. Hindi pa. Na busy sa eleksyon. Oo, isa yung cost. Oo. Kaya medyo na-delay yung panya. Nandun pa. Kaya gusto ko para weedingan ko muna. Oo, tama. Tapos kasi yung lagay ko na yung fertilizer. Kasi yung weeds. Laki damage nito, sir? Ha? Fertilizer sa similya. Kalahati lang ang tumubo dito. Sa atin, sa 1,600 lang yung kuhan sa tanim mo. Ano to? 3,000 to? Ay, kasi dalawang similya, kuhan, sir. So, kalahati lang sa 3,000 to. Sobra to, mga... Abot siguro to ng... 1,700. Yung alive, 1,700 yung alive. Pinipid mo. Tapos yan talaga, nireject ko na yan. Yung ano na yan kasi maliit na siya. Isa kasi yung problema ng weeds. Pero overseed ako ba? Overseeding? Overseeding, so... Pero... Tanggalin ko yung ibang kape. Wag na, siguro, kung okay lang sa'yo, kung okay lang sa'yo nga, kasi income din yung income. Yung apaka, kahit matagal, talagang tubo rin sa'yo. Darating yung panahon na ma-harvest pa talaga siya. Pero kung gusto mo na madalian, kailang na mag-ban ka, mag-bawasan. Bawasan. Ayan yun, iba. Sinulit ko na yung iba dyan. Actually, sinulitan sir, sa area mo, aphids lang talaga. Aphids at saka aphids lang? Yung ilas. Okay. Dapat makontrol mo yung aphids, sir, kasi yung cause ng kwan, virus. Pwede niya... Dati naman to, may abaka to dati na yung... Ano ba? Native na baka? Native na baka? Oo. Tapos, pinaano namin. Agot. Oo. Wala pang diko-diko nun. Yung manual pa lang. Actually, maganda yung pano, sir. Maganda. Potential yung area mo. Malaki sana ito, sir. Ha? Malaki sana kung nabuhay lang yung Sige lang. May mga tuckers kung hindi na ako. Pwede mo man yan pagkatapos mag-harvest. Oo. Pwede mo dito na tayo sa banda, sir. Banda. Bakit nauna sila sa katulad sa mga ganyan, no? Yung kuwana nyo, yung sakir niya, malalaki rin, no? Oo, malaki. Siguro, ganito na talaga to.
siguro hindi yung pantay yung pag conserva, yung fertilizer medyo na na-concentrate siya sa atin. Siguro. Oo, oh, kaya dahil siya yung ando din siguro. Baka mataba dito area na to. Oo, oh, tama. Depende din sa lupa kasi. Pero pag nabunuhan mo na to lahat, sir, tapos absorb niya. Pag may ulan, parang hindihan ko lang muna siguro bago ano. Tama, tama. Kasi ganun ako sa kahit sa atsal ko, ko nagdi ako nagpapaabuno pagka hindi malinis. Competitor yan ng clients. Pero ito, pwede nang tanggalan ng mga kwan, di ba? 3-4 times in a year. Ito yung inaano ko, na bawasan ko na kaya ito. Masyadong masikip na eh. Kumbaga, overcrowded na talaga. Actually, sa laki na. Sa amin, 7 to 8, okay pa. 7 to 8? Ah, yung saker? Oo, saker niya. Mm-hmm. Pero wag mo muna bawasan kung hindi pa niyo na-harvest yung kanyo kasama apiktuhan yung kanyo pattern. Oo. Kasi masilan nitong abaka kasi ang ganito kinukuha nila pag kuan pag ano pag hindi siya ma yung tawag niya katawan niya ay hindi malinis pag hindi siya malinis huwag mo na lang ayan yung mga tuyo-tuyo na ganito pag nakukuha siya pwede mo siyang kunin para medyo malinis siya ba pero pag hinila mo na hindi pa makuha huwag mong persahin baka masira yung abaka. Okay. Kung may time ka. So, pwede sample tayo, sir, na paano linisin yan? Oh, ito, sir. Pwede mo na ito. Kung... Teka lang ha, may ano, may dilip ako dito, sir. Ito, sir. Pwede ako linisin yan. Linisin mo lang yan. Para malinis siya ba? Medyo matilan eh kasi siya eh. May dilip ako dito. Ako lang kung dala ko ha. Pero... Pero ano, tawag dito, marami pa akong tanong, sir. Sige, kira, sir. pag hindi natin kaya sagutin, mayroon naman tayong technical team doon sa kan. Pwede natin refer sa kanila. So ito yung ano, gamit namin guys na tuturuan tayo ni sir kung paano linisin yan. Pero hindi ito talaga para sa sayuti ko to. Sayuti farm. Ang paggamit din ng konser ng... Ganito sa abaka, sa dilip, dilipper, dapat meron kang disinfectant din. Kasi so, ano yung disinfectant natin na gagamitin? Pwede formalin, pero kung wala kang formalin, pwede na zone rock. Ah, zone rocks. Pagkatapos mo siyang gamitin sa isang plant, ibabad siya doon, pesok lang siya. Oo. Tapos gamitin sa iba, kasi baka may virus yung isang plant. Mahawa siya? Oo, mahawa siya. Okay. Ganyan lang. Tapos, so, ganun lang? Oo, ganun lang. So, yan, pwede na siya. Mga ilang, ano, dahon ba dapat tanggalin dyan? Yung, kasi, yung pag nakita mo talaga na hindi na siya gamit na dahon kasi katulad niya na sisira na. Malapit na siya, matuyo. Matuyo. Manilaw na. Pwede mo siya. So, mga ganito, sir, ito. At ito, hindi pa siya masyadong parang 50-50 pa lang, hindi pa. So, mga ganito lang tuyo na. Para malinis siya, sir. Tapos ganyan, pwede mo na siyang... Ito, pwede nang tagalin din. Ganyan. Okay, para malinis. Pero yung kwan, sir, pag hindi pa siya makuan, hindi pa siya matanggal? Matanggal, huwag na lang para hindi siya ma-stress ba. Okay. So, may stress pa talagang abaka? Lahat ng... Tulad nito, sir, na nabali na siya, sir. Pwede mo na yan, sir. Pwede na. Okay, tanggalin na natin. Pwede mo siya pamahayan ng mga kuhan. Tapos yung insekto na tinatawag natin corm weevil, sir. Yun yung... So, ang itong mga tinanggal natin na dahon, ano bang gagawin dyan? Itambak lang sa puno o iwas? Lapit lang sa puno, sir. Lapit lang sa puno? Kasi pwede man niyang maging mulching. Mulch lang niya. Okay. Tapos yung maprevent niya pagtubo ng mga weeds kasi na tatabunan niya. So, ano pa yung dapat gagawin ko dito, sir, na ma-advise mo sa aking abaka? Yung kwan lang, sir, yung weeding. Weeding lang. Isa lang yung weeding talaga. Tapos fertilizer na. Tapos fertilizer application. Kasi yung fertilization natin, kasama yun sa tinatawag natin GAP, Good Agricultural Practices. Pag nag-aabuno ka kasi, ibig sabihin nun, binibigyan mo siya ng sustansya. Oo. So pag healthy ang tanim natin, mahirap siyang dapuan ng sakit. Kagaya so mga nito, ilang porsyento ang dapat idagdag ko dito? Dagdag na ano, sir, na... Abuno? Yung na-recommended lang natin na kwan. Ayan lang. Pag dating ng abuno mo, pwede mo na 10 grams, di ba? Tapos,
alam mo naman siguro pag pag-abono nito sa no? Ay na 3 to 4 na pulgada lang from the same. Pwede mo na siya. Pwede mo i-apply. Kasi na-tryan ko siya nung ano, na sobra ang abono. Oo. medyo bumagal yung tubo. Pero dami sir, dami ko nilagay talaga kasi gusto ko lumaki na kaagad eh. Kasi meron siyang kuwan din, recommended na kuwan niya. So ito, tanggalin na natin to, di ba? Mahirap sa kanya, may kahoy kasi. Tapos, yung knife mo lang talaga sir, dapat may kuwan ka. May... Yung disinfectant, oo. Sinasabi mong Sunrocks. Hindi natin masasabi yun, baka magamit mo sa iba, hawa-hawa. Oo nga. Tapos yung makita mong may mga sakit na baka na namamatay, huwag mo mulang galawin. Kasi meron tayong proper eradication. So katulad nito, kung nagamit ko to doon sa may... Oo, may infected na... No, may sakit. Oo. Hindi pwede dito na... O wag. Ah, okay. Pwera na lang kung may disinfectant ka kasi hindi mahawa yung mga wala pa sakit na baka. Okay. Tapos... Alam mo naman yung quasar, no? Yung sinyalis na pwede naharapitin yung abaka. Oo. Yung taglip niya. Oo. Or taglip. yung... Tsaka may sign na siya na nagkaroon na siya ng bunga. Bunga, oo. Yun yung pinaka-the best na kanya. Kasi pag sumubra rin, over-matured yung abaka mo na i-harvest natin, yung fiber niya, magaan. So, magaan ang fiber. So pwede kang malugi, pwede kang masayang yung timbang ng fiber mo. Pag early-matured po yung abaka mo, yung quality ng fiber niya hindi maganda. So, affected din yung fiber. Sa ngayon muna, pag-aalaga muna. Pag-aalaga muna. Oo. Hindi naman mahirap yung abaka kasi meron naman tayong kuan ito. Meron naman tayong absorption. Gusto ko talaga sa abaka ay tuloy-tuloy. Oo. Oh, tuloy-tuloy siya. Oo, kasi 3 to 4 months harvest ka na naman. Once na katulad nito, may mga ano na siya, may mga sakir na. Pag natanggal natin yung mother plant niya o yung pangalawa, isa. Expand ka na. Expand na siya. Tsaka, every year, nagta-times-times siya, di ba? Oo. Times-times siya. Kasi magsakir siya ng magsakir. Yun yung kagandahan ng abaka. Tsaka, pwede mo lang siyang ihalo sa mga ano mo, perennial crops. Oo, tama. Mga kahoy. Kaya... Tulad nito, may mga kahoy siya, may kape. Hindi mo na kailangan na... Mag-expand ka pa ng area, di ba? Kasi pwede mo naman siya i-intercrop eh. Tulad dito, tatlo na ang ano niya. May kahoy siya, may palkata, may kape, may abaka. Tapos may durian ka pa siya, no? Oh, konti lang yan. Oh. Ang ano lang yan. Siding-siding lang. Ang problema namin doon sa Victory, kasi yung abaka niya, lagyan niya ng mais ba, maisan. Ang maisan kasi, yun yung isa sa mga alternative host ng aphids eh. Tapos yung aphids, yun yung career ng so, hindi siya advisable na ihalo sa mais? Kaya nung nagpunta kami doon, halos naninilaw yung mga abaka niya. Ang iba namamatay na talaga. Kahit ba sa gulay, sir? For example? Gulay, siguro may... Hindi, siguro sa gulay, may ibang gulay na iwala kayong masyadong aphids. Pero ang importante is mag-apply ka ng spray para aphids talaga. Para ma-control na mawala talaga ang aphids. Yung corn weevil naman, malalaman mo may corn weevil yung abaka mo kasi yung mga... Niya, yung mga body niya. Basa-basa, parang may butas-butas. Butas-butas, tapos parang nalalanta na, kung sa iba na... Sabi ito, nalata. Bito, parang siya na... Nalata nga. Tapos may control measure. Kung sa kahoy, parang siyang steam borer. Ganyan. Awas sa iba. Nakita mo ito yung kumpul-kumpul niya. Yan, Juan. Ito yung sign ng banshee. Delikado ito, sir, kasi pwede itong mahawaan yung mga... Pero nilagyan ko niya ng ano ah? Ano? Yung ordan. Binuhos mo lang doon? Oo. Pag before kami nag-ano, puradan muna bago lupa konti, tas fertilizer. Ang aphids kasi, sir, dito yan sa dito sa mga dahon niya na ninirahan. Pag puradan yung tinira mo, ilalim lang. Ilalim lang yun. Pag-spray ka talaga nito. Lagi ba mga uod lang sa ilalim ng ano? So yan, kaya ko pa kaya isprayhan? Oo, kaya pa. Kasi yung... Ang pinaprotektahan mo, hindi naman ito kasi pag virus, mamamatay talaga siya. Ang virus, mamamatay rin ang virus, pagpatay na rin yung host niya. Ang ginaprotektahan mo lang ito, yung katabi niya. Katabi niya, tama niya. 6 meters from
dito, dapat nag-split ka nun, around tapos hanggang makapunta ka dito. 6 meters, oh, tama. Kasi, sinabi mo kanina, di ba? Oo. Kasi yung aphids, pwede siyang mag... simula dito, pwede 6 meters maabot niya. So, dapat pa-explayhan ko na ito next week. Dapat yan. Para hindi may na siya ma... May naman ako doon ng mga ano, para sa garden. Tapos yung dilipping lang, pag-weeding, abuno ka, tapos spray, yun lang. Ay, oo nga, siguro no, kasi nung una wala itong ano, wala itong problema sa baka, sa weeding nga. Then, yung kasi yung nila. Weeds din, pwede rin yung maging bahay ng mga insekto na pwede makatira tapaka. Tapos yung doon na sa ibabaw? Apis din yun. Apis lang din. So, kailangan spray lang ako. Spray lang. Pang-apis. So, ang gamit ko sa pang-apis sa garden ay ano? Agri-guard. Agri-guard. Pero, pag na-control-control ko na siya, ang minimaintain ko na lang, ano na lang siya, mitumil. Mitumil ba? Tapos, sinalo ko doon sa, kuhan, ibang insecticide. So, karamihan, ano talaga, pagka naka-encounter ako na may signs na siya, na may apis na siya, nakikita ko siya, yung dahon, may maitim-itim na sa ilalim, ano na, sprayan ko na siya ng gold, haluan ko siya ng mitumil. Kasi yung, kasama na rin yung mga bugs doon, patay na rin niya yun. Kasi yung slug caterpillar, pwede mo man yung tirisin kung konti lang sila. Pero pag makita mo marami na, talaga maggamit ka ng chemicals na talaga. Pero pag konti lang, pwede mo man siyang patayin. Patayin lang. Hindi ka gamit-gamit ng chemicals. Tapos yung ano, yun lang. Isaw ng matay na tumbahan, magtumbahan sa kahoy. Dapat ang schedule ko ngayon, magpaano ko run weeding dito. Eh ano pa, yung tao eh, may trabaho pa siya sa, may trabaho sa problema sir, yung availability ng tao. Pero so far, hindi naman siya kuhan. Pero actually sir, sa evaluation nun eh, kasi meron kaming evaluation form sa ganitong mga weed. Okay pa talaga to, kasi yung, ang masasabi natin na hindi na maganda, yung bad na, pag yung siksik weed, na talaga pag yung weed, umaabot na siya sa 1 meter from the canopy. Ah, oo. So, ito, pag umaabot na talaga dito, yun. Matatalo na ang mga kwandon, mga tanim mo. Puro na lang, yun na talaga. Damo na lang kakain sa mga nutrients sa lupa. Ano siya sa critical stage ng weed niya. Pero ganito, hindi pa. Pero kung para mas maganda talaga yung abaka mo, mas maganda yung maganda yung malinis. Malinis. So, tingin ko, yun doon banda, mas over siya, overshading siya, katulad siya. Marami nung ano. Kasi ang tagal kumilos yung ano. Dito, may shading siya pero mataas naman. Ito ang kagandahan ng Palcato sir, kasi pakunti-kunti lang yung panmulabi yung ano yung kahoy niya. Hindi kagaya ng mga ang sabi ng father ko, ano ito daw ang Palcata ay pag nahulog yung dahon, nitrogen daw siya ano. Siguro kaya na, siguro siya ano. Maganda sa mataba. Doon banda ay ano eh pandak. Kasi nag-absorb siya ng nitrogen tapos yung mga dahon niya nitrogen din yung pan. Lalo na pag naabunuhan ko ulit, may fertilizer doon. Oo. Talaga abuno, mas maganda maabunuhan. Ang ganda to ba? Okay. So, ikaw sir, ano pang ma-advise mo na iba? Dahil, so ngayon guys, meron tayong isang speaker na tanungin natin siya kung ano yung ma-advise na dito sa aking abaka farm. So, sa aking pagbabalik. Okay guys, tanungin natin si Sir Mark kung ano yung ma-advise niya sa ating farm. Sir Mark, anong pwede nating magawa dito sa farm na abaka? Actually sir, based sa nakikita ko sa farm mo, siya ma-advise ko rito proper weeding talaga sir. Proper weeding. So far, maganda naman yung okay pa naman to. Hindi pa masyadong matanggal yung alam mo. Hindi pa sumalagba sa kanina. So, yun lang sir, apply ka lang ng ano, mag-ground weeding ka lang. Then, medyo bawasan mo yung ano, yung shading ng area kasi napaka sobrang ano, maraming, medyo maraming puno talaga. Bawasan mo kung ano. Ayun, shading ko. Yung kape, tanggalan ko ng iba, no? Tanggalan mo ng konti. Kasi medyo, ano,
Tapos sa fertilizer, sir, ano bang ma-advise mo na maidagdag ko dito? Complete lang? Pwede na? Pwede na siguro, sir. Pwede na siya? Okay. Yun lang, based ka lang tayo sa recommended ng company natin. Okay, okay, okay. Yun lang. So, thank you, sir. Pula siya. Ready? Oo. Oh. Yung 1.6, sir, buhay lahat yun. Oh, buhay na. Sobra pa nga siguro, pero estimated ko lang na 1.6 na talaga. Pero nag-replant ka pa nun? Hindi. Tapos na. Kung alin nag... Nag-replant ka nung... Diba, oh, may nag-replant ako. Ah, mga ilan, sir? Hindi ko na mabilang yun, sir. Kung saan yung mga portion na i-replant ko. Ay, yan yung mga ano, sobra. Oo. Oo. Mga hindi abot ng 100 din. Oh, wala na. Mga wala na siguro. 50 lang lagi natin, 50. Kaya 50. Oo. Na 50 lang. 50, abot sa 50. Simitin natin yan. Pero yan ay idagdag ko rin dun sa ano. Gusto mo yung pwede dun, malaki pa. So sa 3,200, 1.6 lang yung na-tanim mo, nag-plant ka ng 50, so meron kang 1,650. So sa losses mo lahat yun, abot ng 1,550. Oh, kasi ganun. Kasi dumating dito yung ano, patay na yung iba. Oo. Kasi ano, sir, 3,200 dapat ang seedlings na kan mo. So 1,550. So mapicture muna ako sa mga planter. Ito, picture na natin 'to. Kaso yung cellphone namin medyo luma na, nagahang. Pero sige lang, i-reboot lang man siya pag ma-okay na. Ang mas maganda, mag-picture muna ako para insert na lang yung picture. Okay lang, sir. So, fire. Actually, wala. Hindi pa man uaabot sa critical stage yung area mo, sir, na talagang malulungkot ka na parang wala na akong ma-harvest nito. Hindi pa naman. Kasi hindi aabot ng 10% yung area mo na may sakit. May sakit. Kaya hindi ka pa sa critical stage. Kaya gusto ko rin makabisita sa iba para kumpara ko naman yung aking mga tanim. Tama. Uy. Copy ka lang doon. Copy ka lang doon sa iba kung paano nila yun. Doon. Siyempre, bawat farmer ay iba-ibang discard, iba technique. Diba? Pagtatanim. Siyahin mo na lang. Oo. Katulad nito, sir, itong mga ano na to, mga sakir na to noon, maliliit pa lang to. Oh. Ito gusto ko na itanggalin. Mm. Itong dalawa na to. Ay, gusto mo itira yung mother lang? Oo, kasi iniisip ko, talo na ako nito. Paano ako makaka-recover doon sa mga losses ko doon sa ano? Eh, meron naman to. Binibilang ko, kayang-kaya na sa ilipat eh. Kasya na sa nawala kong mga similya. Yun yung plano mo sana? Oo. Eh, hindi ba daw? Hindi pwede. Kaya daw mag-mature yung mother plant bago siya pwede ko paano na siya. Harvest lang siya. Pero hindi na ito mawawala dahil meron na akong panglipat. Oo, tama, tama. Yun yan yung kagandahan nito kasi wala ka ng sakir mo. Ito na gumagana na, sir. Tuloy-tuloy na itong nagawa. So, kung ano, no? Yun lang man ang problema ko sa... Yun lang, oo. Ito na lang ba? Fertilizer, weeding, tapos spray ako doon sa ano? Tatlo lang. Tapos, okay. Yung pruning niya sa mga, okay naman yung area sa kwan mo, sa medyo malilim lang talaga siya kasi marami na lang ang puno, pero... Shading? Oo, shading. Pero yung abaka, wala namang problema doon sa shading. Ang posible lang doon, yung kwan lang, mga insect, mas marami sila ba pag kwan, medyo malamig yung area mo. Oo. Pero pag na-weeding nga mga ito, wala naman talaga yung mga titira, tapos naka-spray ka na. Okay. May question dito, what is the physical condition of the land? Okay naman yung, okay, hindi naman, wala namang sign ng erosion yung, hindi naman yung slope yung area mo. Ang fertilizer nito, hindi ka pa naka-apply lahat, no? So, may choices dito, good ba siya, medium, bad? Pag hindi pa naka-apply lahat, pero dito. sa conclusion mo dito sa tanim ko, ano ba siya, kulang ba siya sa fertilizer o sa ngayon? Meron siya sa sign ng cancer, ng nutrient deficiency. Kulang pa siya, kulang pa.
Oo. Kasi makikita naman yung sa dahon, tapos sa kanyang tubo ng kanyang katawan. Pero pag lagay mo yung lahat ng recommendation, pwede na makikita natin yung resulta na kung yung planting materials mo is good naman. Yung variety, good pa rin. Yung planting materials, yung edad ng abaka mo, so good tayo dito. Density, makikita pa rin na malaking harvest dito. So good pa rin tayo. Yung pest and disease condition, medyum-medyum tayo. Hindi medyum na tayo mag-bad, kasi yung bad, halos. Halos parang na yun, halos. Pero hindi na tayo mag-good kasi pag sinabi na tayo good dito, na parang wala talagang pest yung dunya mo. Mm-hmm. Tapos yung status ng pruning, okay na, walang problema to. Pero lagyan lang natin sa medyum. Para may recommendation na ibibigay yung kwan. Yung weeding natin, actually okay to sa amin, sir. Kasi yung pagpilihan dito, good and bad lang. Pag sinabi natin bad, talagang weedy na talaga yung area mo. Baga siksik na talaga yung mga damo dyan. Halos yung mga halos tayo, hindi na makadaan yung tao. Yan, tama, sir. Pwede, good pa rin ito. Yung harvest condition, hindi pa man po nag-harvest ka dito. Hindi pa siya harvest. So, hindi pa siya good lang. Seed level, good or bad. Pero ito, hindi pa siya good pa rin. Yung kwan lang, sir, yung recommendation na nagbigay ng, kumikirin na tawag natin ito, sir, established salt, yung slope agricultural and technology, yung slope siya. Lagyan mo siya ng mga para magtanim ka na, para magkontrol-kontrol, sir, para yung organic matters niya hindi talaga mag hindi siya ma-wash out. Yun yung purpose ito. Hindi ka magtanim ng Madrid cacao, Malberry, Flaminja, Manimani. Yung Manimani, alam mo yung Manimani, sir? Manimani. Pero yun ay pinakadelikado sa dito sa amin. Bakit marami yung pantay? Maraming ahas. Yung problema. Huwag na lang kasi mabilis yung pantay. Mabilis yung dumami. So dito, kahit hindi ka naman mag-control dito. At saka mahirap din yung itanggalin. Tama. Ang weeding ka. So, other crops along the control and organic matter. Ang purpose na talaga niya para mag-increase yung organic matter in addition sa ating fertilizer application. So, pag na-apply mo lahat yung sinabi natin, yung mga gliping, tapos yung kwan, possibly na hindi mawala yung 14% mo na loss. Yung so, may loss ako na 14%? Oo, pag okay. Hindi ito na actionan, yun yung possibility. Yeah, pero estimatein lang to, sir. Pwede itong tumaas, pwede itong bumaba. Estimation lang to. Next week, ano ko na yan. I-apply ko na yung mga kulang. Pag sunod na bisita lang dito. Yung spray at saka yung Yung weeding. At weeding, fertilization. Tatlo yung aking ano dyan. Tapos deleting na. Pag-delete pa. So, okay. Pag sinabi sa opisina nito, may record na kayo dito. Yun lang. So guys, thank you guys sa inyong panonood sa aming channel, Mr. Bosamo Vlog. Kung meron kayong komentaryo guys dito sa aming tanim na binibisita ngayon, i-comment nyo lang sa baba guys. Dahil kung may tanong kayo din naman tungkol kay sir or dito sa aking mga pananim, pwede nyo i-comment dyan sa baba para actionan natin, or kung meron man kaming dapat i-develop pa sa aming farm, kung may kulang, isulat nyo lang sa komentaryo at aming babasahin yan, bigyan namin ng action. So, see you guys on my next vlog.